Ikalawang Kronika. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Ikatatlumput limang kabanata. Nang ikalabing apat na araw ng unang buwan, nagdiwang si Haring Josiah ng pista ng paglampas ng anghel sa Jerusalem bilang pagpaparangal sa Panginoon. Nagkatay sila ng tupa para sa pistang ito. Binigyan ni Josiah ang mga pari ng kanilang tungkulin sa templo ng Panginoon at pinatatag niya sila sa kanilang paglilingkod. Binigyan din niya ng mga tungkulin ang mga Levita na tagapagturo sa Israel na itinalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi niya sa kanila, "Nailagay na ang banal na kahon sa templo na ipinatayo ni Solomon na anak ni David, at hindi niyo na kailangang dalhin ito palagi. Kaya gamitin niyo ang inyong panahon sa paglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos at sa mga mamamayan niyang Israelita. Gawin niyo ang mga tungkulin ninyo sa templo ayon sa grupo ng inyong mga pamilya. Sundin niyo ang nakasulat na mga tuntunin ni Haring David ng Israel at ng anak niyang si Solomon. Pumwesto kayo sa templo ayon sa inyong grupo at tumulong sa mga pamilya na naghahandog na ipinagkatiwala sa inyo. Maglinis kayo at maghanda ng inyong sarili sa paglilingkod sa inyong mga kababayan. Pagkatapos, katayin niyo ang mga tupa para sa pista ng paglampas ng anghel. Sundin niyo ang mga utos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moises." Personal na nagbigay si Josiah ng 30,000 tupa at kambing at 3,000 baka para sa handog ng mga tao sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Kusa ding nagbigay ang mga opisyal ni Josiah sa mga tao, mga pari at mga levita. Ang mga tagapamahala ng templo na sina Hilkiah, Zacharias at Jehiel ay nagbigay sa kapwa nila pari ng 2,600 tupa at kambing at 300 baka bilang handog sa pista. Ang mga pinuno ng mga levita na si Konanaya, ang kanyang mga kapatid na sina Shemaiah at Netanel, si Hashabiah, Jeiel at Jozabad ay nagbigay sa kapwa nila levita ng 5,000 tupa at kambing at 500 baka bilang handog sa pista. Nang handa na ang lahat para sa pista, pumwesto ang mga pari at mga levita sa templo ayon sa gawain ng kani-kanilang grupo dahil sa utos ng hari. Kinatay ng mga levita ang mga tupa at kambing at ibinigay ang dugo sa mga pari. Iwinisik ito ng mga pari sa altar habang binabalatan ng mga levita ang mga hayop. Pagkatapos, ipinamahagi nila sa mga tao ayon sa grupo ng kanilang mga pamilya ang mga handog na sinusunog para ihandog sa Panginoon ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Ganoon din ang ginawa nila sa mga baka at nilitsyon nila ang mga hayop na pampista ayon sa nakasulat sa kautusan at inilaga ang mga banal na mga handog sa mga palayok, mga kaldero at mga kawali at ipinamahagi agad nila sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga levita ng pagkain para sa kanilang sarili at sa mga pari, dahil ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay abala sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog at ng mga taba ng hayop hanggang magtakip silim. Ang mga musikero na mula sa angkan ni Asaph ay naroon sa kanilang pwesto sa templo, ayon sa tuntunin na ibinigay ni na David, Asaph, Heman, at Jedutun na propeta ng hari. Ang mga gwardiya ng pintuan ay hindi na umalis sa kinalalagyan nila dahil ang kapwa nila levita ang siyang naghanda ng kanilang pagkain. Nang araw ding iyon, natapos ang buong seremonya para sa pista ng paglampas ng anghel na ipinagdiwang para sa Panginoon, pati ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog na iniutos ni Haring Josiah. Ipinagdiwang ng mga Israelitang dumalo sa pistang ito at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Mula ng panahon ni Samuel, hindi na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel na tulad nito. Hindi nakapagdiwang ang mga nakalipas na mga hari gaya ng pagdiriwang ni Haring Josiah at ng mga pari, mga levita, mga mamamayan ng Jerusalem at ng mga mamamayan ng Juda at Israel. Ipinagdiwang ang pista noong 18th taon ng paghahari ni Josiah. Ang pagkamatay ni Josiah. Pagkatapos ng mga ginawa ni Josiah para sa templo, pinangunahan ni Haring Necho ng Ehipto ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban doon sa Carchemish, sa may ilog ng Euphrates.
Pumunta roon si Josiah at ang kanyang mga sundalo para makipaglaban kay Neko. Pero nagsugo si Neko ng mga mensahero kay Josiah at sinabi, "Ano ang pakialam mo, Haring Josiah? Hindi ikaw ang nilulusob ko, kundi ang bansang nakikipaglaban sa akin. At sinabi ng Diyos sa akin na bilisan ko ang paglusob. Kasama ko ang Diyos, kaya huwag mo akong kalabanin, dahil baka wasakin ka niya." Ngunit hindi nagbago ng isip si Josiah. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Neko. Sa halip, nagbalat kayo siya at umalis para labanan si Neko sa kapatagan ng Megiddo. Pinana si Josiah at nasugatan siya. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Ilayo niyo ako rito dahil malubha ang sugat ko." Kaya kinuha nila siya sa kanyang karwahe at dinala sa Jerusalem. Namatay siya roon at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya. Nagluksa para sa kanya ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Gumawa si Jeremias ng mga awit ng pagluluksa para kay Josiah. At hanggang ngayon, inaawit ito ng mga mang-aawit sa pag-alaala sa kanya. Ang mga awit ng pagluluksa ay palaging inaawit sa Israel at nakasulat sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah mula sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasulatan ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Nakasulat din dito ang tungkol sa pagmamahal ni Josiah sa Panginoon na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon.